Noyme Tesorero o mas kilala natin na Mahal. Tubong Birak Catanduanes. Maliit man, pero nasungkit niya naman ang puso ng karamihang mga Pilipino na patuloy na sinusuportahan siya ngayon at minamahal sa kanyang karera. Ano nga ba ang katangiang nais ni Mahal sa isang lalaki na nais niyang makasama habang buhay? Panoorin natin ang kanyang interview. Pero anong hinahanap mo sa lalaki, Mahal? Mataet, nakalagay na ko. Saka yung hindi, ano, yung parang hindi ako magtatabaho siya na magtatabaho. Ang mga katangiang hinahanap ni Mahal ay mabait, aalagaan si Mahal, at hindi si Mahal magtatrabaho sa bahay. Ang 35-year-old na tubong Batangas na kaya ang tinutukoy ni Mahal? Na kung ating matatandaan sa interview ng Pep kay Migs Molino, ayon sa kanya, kapag ayaw ni Mahal ng food, delata ang ipinapakain ko sa kanya. Ang paborito niya ay sardinas. Ayon pa kay Migs, sa bahay naman, ako nagluluto, ako lahat, walang ginagawa si Mahal. Mahirap sa kanya ang kumilos. Kung ating pagbabasihan ang interview noon kay Mahal, pasok na pasok ang status ng relasyon ni Migs Molino at Mahal ngayon. Kung ating makikita sa kanilang mga vlogs, napakabait at maalaga ni Migs Molino kay Mahal. Sa katunayan nito, sinusubuan pa niya si Mahal kung kumakain. Ipinaghahandaan niya ito ng pagkain. Saksi sila Miss Ay de las Alas, Kiray Celis at ang iba pang mga Oh My Love cast sa pag-aalaga ni Migs kay Mahal. Kaya naman, si Migs Molino na kaya ito? Makikita din natin na kinakarga ni Migs si Mahal kapag malayo ang kanilang mga linalakad. At makikita natin ang saya sa mukha ni Migs Molino, ang pag-aalaga kay Mahal at ang pag-aalaga niya lalo na sa kinabukasan ni Mahal. Iniisip niya kung paano makapag-save si Mahal para sa magandang future ni Mahal kung si Mahal ay magretiro na. Ayon pa kay Mahal, buong-buo at malaki ang tiwala niya kay Migs dahil sa unconditional love na ipinapakita at ipinararamdam sa kanya. Ayon pa kay Mahal, mabait siya, matalungin, saka makulit siya. Marunong mag-good morning at natutunan ko sa kanya na kailangan ko mag-ipon ng pera. Si Bunso Migs Molino na kaya ang totoong nakatadhana kay Cutie Mahal na siyang magpaparamdam sa kanya ng tunay na kasiyahan at kagalakan sa kanyang puso. At mapapansin rin natin na talaga naman na inilalapit ni Bunso Migs si Cutie Mahal sa ating mahal. Kayo, ano ang inyong masasabi sa mga kaganapan na ito? Si Migs Molino na kaya ang totoong lalaking magpapatibok ng habang buhay sa puso ni Cutie Mahal? Spotlight. Sa akin lang, ang nakakaalam talaga kami is alam ni Mahal kung ano ako para sa kanya. Alam ni Mahal kung ano yung trato namin kay Mahal. Dati pa, ever since na nakasama namin si Mahal, alam nila kung ano yung treatment namin kay Mahal. So may mga bagay na hindi naiintindihan ng ibang tao na baka lahat na lang na nakakasama ni Mahal is ganun yung habol. Pero sa amin, siyempre personal na yun kung ano yung plano namin na usapan with regard sa pera. Kapag dating sa pera, never naging issue para sa amin. Alam ni Mahal yan. So paano nga pala yun? Kunwari kumikita si Mahal, para kang nag-anino ni Mahal. Sa akin okay lang, kahit yung sa ano, Oh My Love. Sa ibang project ni Mahal, like for example yung mga shows, may cut doon si manager. Pero pag ako yung kasama niya, like sa Oh My Love, hinipiso, wala akong hiningi. Ano namin, ang purpose namin talaga is parang hindi matigil. Halimbawa yung
bank account dyan. Ang pinapahawak namin doon si tita. Ayoko kasi maging issue yung pera. Ang hirap na dito eh. Pagdating sa kay mahal, ayokong isipin ng ibang tao na kinagamit ko. Alam ng Diyos yun, ano yung purpose ko kay mahal? Ano yung purpose ni mahal para sa akin? So sobrang closeness ninyo, nakita mo na ba siyang maligo? Kaya tanong ko lang naman. Pero si Mix, nakita ka na niya naliligo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe, pakitap na rin ang notification bell, at bonus nyo na rin po ang pag-like and share para updated po kayo sa lahat mga videos na aking i-upload. God blesses!